Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita ay hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong unang linggo ng Adbyento, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng ating pagbasa mula sa salita ng Diyos na sa ating pag-aantay ng may pag-asa sa pagdating ng Panginoon ay may mahalagang bagay tayong dapat ginagawa. At ano ito? Ang patuloy na pakikinig at pagsasagawa sa kalooban ng Diyos. Yun ang magiging daan upang tayo mapabilang sa kanyang paghahari, sa kanyang kaharian. Makikinig at magsasagawa ng kanyang mga salita. Kaya nga, napakahalaga ng ating oras ng pananalangin na kung saan tayo ay umuupo, nagbabasa ng salita ng Diyos at pinagninilayan ito at kung paano maia-apply ito sa ating buhay. Napakahalaga ng mga oras na yon, sapagkat yon ang sinasabing pundasyon sa isang buong araw ng iyong araw. Yun ang magiging pundasyon, yung oras ng pag-upo, pagbabasa ng salita ng Diyos at pagninilay kung paano ito maisa sa buhay. Yun ang pundasyon, yun ang magpapatatag sa atin sa isang buong araw. Kaya nga napakahalaga noon. At yung mga maliliit na oras na yon, pag ito ay napalaki, ito ay mas tatatag. Kaya nga napakaganda ng ugaling ito. Yung ugali ninyong ito, na ang unang-unang bagay na gagawin sa umaga, pagkagising, pagka nakapag-ayos ng sarili, pupunta sa simbahan, uupo, makikinig ng salita ng Diyos, magninilay, magdarasal, at paglabas dito ay susubukang isagawa ang salita ng Diyos na narinig. Yun po yung ngayon yung paglalatag ng pundasyon, pagpapatibay ng ating pundasyon ng pananampalataya.
Ito po yun. Ito po yung pagkakataon na yun. At ang dahilan ay sapagkat alam naman natin na hindi laging mahina ang hangin. Hindi laging parang cool ang buhay. Hindi laging parang easy-easy ang buhay. Hindi. Dahil sa katotohanan, dumarating ang punto na talagang parang tayo ay binabayo ng napakalakas na hangin ng buhay. Subalit, kung meron nga tayong matibay na pundasyon, wala tayong dapat ipag-alala, mananatili tayong nakatayo. At sa palagay ko, ang pundasyong inilalatag ninyo tuwing umaga sa pagpunta sa simbahan, sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay bagay na napakatibay upang tayo manatiling nakatayo sa kabila ng malalakas na hangin o pagbayo ng malalakas na hangin sa ating buhay. Patuloy sana nating panatilihin ang pagpapatibay ng pundasyong ito sa pamamagitan ng mga simpleng gawang ito ng pag-upo, pakikinig sa salita ng Diyos, pagninilay dito, at pagsasagawa.